Graduate ng Bachelor of Science in Pharmacy si Jenna Rose. Subalit hindi naging madali ang naging takbo ng buhay nito. Actually kasi ding yung pagkakaroon ko ng ano, Tourette syndrome. Ano naman eh, as in anong elementary grade ako, wala pa naman siya. Parang na-observe ko lang siya nang dumating yung point na mag-high school na ako. Which is nung second year high school ako, doon ko na ano, doon ko napansin na parang may kakaiba sa akin, na parang may disability ako, na parang may mga yung paggalaw, yung involuntary movements sa sarili ko. Pagtungtong ng second year high school, nagsimulang magpakita ang sintomas ng kanyang kapansanan. Pero ipinagkibit-balikat niya lamang ito. Pero pagtungtong ng kolehiyo, dito na nakumpirma na isa pala itong kapansanan. Dito, unti-unting nagbago ang kanyang mundo. Nung nag-college ako din, ang nangyari yon, doon ko nalaman na pala na isa pala siyang ano, kapansanan. Parang maraming gumagaya sa akin, ganon, pinagtatawanan ka. Then, ang masakit pa dyan na naanggap ko is mula sa relatives na hindi ako makahanap ng trabaho kasi ganyan ako. Ganito ako, may sakit ka. Ganon. Ang Tourette syndrome ay isang kondisyon ng nervous system kung saan nagkakaroon ng involuntaryong paggalaw ang isang tao. Maaaring sa pamamagitan nito ng palagi ang pagpikit, paggalaw ng balikat o braso, at pati na rin mga bigla ang pagsasalita. Ito ay namamana at wala pang lunas hanggang sa ngayon. Siyempre ding masakit. Parang napatanong ko na bakit sa dinami-dami ng ano ng tao, ako pa yung may ganitong ano, parang disability. Yun. Grabe talaga, maiyak ata lang ganoon kasi nga parang ang tingin sa'yo parang abnormal. Ganon. Pero sa likod ng panghuhusga, hindi ito naging hadlang kay Jenny para magpursiging makaahon sa buhay. Pinilit niyang pagtibayan ang loob sa kabila ng kanyang kapansanan. Na kung ano man yung mga kayang gawin ng mga normal na tao, kaya ko din gawin. Kaya ko rin makipagsabayan sa kanila. Yun yung nagiging ano ko, yun lang ang iniisip ko, maging ano, positibo sa buhay. Matapos ang 12 taon, ang dating kinukutya ngayon ay pinupuri na. Isa lang siya sa mga pinakamatagumpay na businesswoman sa Pangasinan. Actually ding nung 2013 nga, yun na yung first na drugstore ko, may mga ups and down din talaga before. So yun, maraming nabaon sa utang, mga ganun. Pero hindi pa yun yung naging hadlang para mag-give up po sa pagbi-business. At ang malaking bagay dyan din, kaya nag-grow, lumaki, at naging tatlo yung drugstore ko is parang naging blessing in disguise na rin yung pandemic. Nitong nakaraang taon lamang, nadagdagan pa ng 2 branch ang kanyang negosyong butika. Sa kabuuan, 3 na ang branch ng kanyang butika sa probinsya ng Pangasinan. Bali, yung una, yung pangalawang branch is na na-boot up siya nung July 2021, last year, tapos yung pangatlo sa Dasol, yung October 2021, siya na-establish. Nice ni Generous na mas maintindihan pa ng publiko kung ano ang kanyang kondisyon. Ang Tourette syndrome kasi, mas nag-trigger siya kapag ang isang may Tourette syndrome is laging pagod, stress, depressed, or kaya naman sobrang excitement. Kaya dapat kapag kaming may mga ganun na disability, kailangan balance lahat. Hiling niya unawain ang mga tulad niyang may Tourette syndrome. At saka sa mga katulad ko rin na may mga Tourette syndrome, so huwag tayong mawalan ng pag-asa, magpatuloy lang tayo. Kasi alam ko na yung capability natin na kahit ganito tayo na may mga kapansanan, kaya rin nating makipagsabayan sa mga normal na tao. Dahil dito, umaasa siya na magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa mga kapwa niya ring may kapansanan. Alec Ralusciana para sa Luzon Headlines.